Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka. Welcome po kayo dito sa Palay Alaman. Ako si JR Limos, ang makakasama ninyo sa pag-aaral patungkol sa usaping palay. Bago po natin ipagpatuloy, maaari po bang pakipindot muna yung like and share button at pasubscribe na rin para lagi tayong updated sa mga i-upload kong kaalaman. Disclaimer lang po, ang aking pong mga ituturo ay mga natutunan ko nung ako ay nag-aral ng RSTC sa Philippine Rice Research Institute o PhilRice. In this episode, ang pag-aaralan natin ay ang insektong green leaf hopper, ang daladala niyang virus na mas kilala sa tawag na turo. Huwag na nating patagalin. Tara, mag-aral tayo. Ito po ang itsura ng green leaf hopper or GLH in short sa Tagalog. Ang tawag dito ay berdeng musong kabayo. Sa inyong lugar, ano po ang tawag ninyo dito? Paki-comment nga po sa ating comment section. Itong insekto na ito ay tinuturing na insect pest or kaaway kasi nga nagdudulot ito ng perwisyo sa ating mga pananim na palay. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng insekto na nakikita natin sa bukid ay kaaway? Oo, tama po ang narinig ninyo. Ito ay katulad ng mga gagamba, longhorn grasshopper, lady beetle, at marami pang iba. Ang lifespan ng GLH ay umaabot ng 20 to 30 days. Madalas natin silang makita sa ibabaw or canopy ng palay at sa bandang gitna. Anong virus ang dala nila? Yes, tama po kayo. Ito ay tungro. RTD is caused by two different viruses. One is the rice tungro bacilliform virus o RTBV. Second, the rice tungro spherical virus o RTSV. Ano ba ang sintomas ng virus na ito sa ating halaman para matiyak natin na tungro nga ito at hindi kakulangan lamang sa nutrients tulad ng nitroheno? Ito po ang itsura ng tungro, ispat-ispat lamang, kasi kung buong halaman ay nagkukulay yelo, baka nitroheno lang yan. Dito po ay nag-uumpisa sa tuktok ng dahon pababa ang pagbabago ng kulay ng halaman. Kung bakit ispat-ispat lamang ang epekto nito sa ating halamang palay, behavior ng GLH ay patalon-talon o palipad-lipad lang siya sa kalapit na halaman. Kaya hindi naman lahat ay kanyang nakakainan. Ngayon, ano po ang gagawin ninyo kung makakita kayo ng GLH sa inyong palayan? Naku, mali po ang iniisip ninyo. Huwag po muna kayong mag-spray hanggat wala namang tungro infestation sa inyong lugar. Tandaan po natin na si GLH ay tagapagdala lamang ng virus pero hindi automatic na may virus na po agad ito. Aralin po natin itong disease triangle para mas maunawaan natin. Kapag sinabi po natin susceptible host, ito yung variety ng palay na mahina sa tungro virus. Ibig ko sabihin, wala po siyang mekanismo para labanan ang tungro. Kapag nasobrahan natin ang paglalagay ng nitrogen, nagiging burden ng gusto ang dahon at lumalambot ang stem o cam ng ating palay na siya namang gustong-gusto ng GLH. Favorable environment. Pag ang ating palayan ay hindi sabay-sabay sa pagtanim at pag-aanin, ang mga insektong ito ay napapatuloy sa dami. Isama mo pa ang madamong pilapil, lilipat lang ng lilipat ang pwesto mga GLH, target nila ay mga batang halaman. Nagiging favorable sa kanila ang mga virulent pathogen. Ito po yung nagco-cause ng disease, in this case virus. At sa tungro virus, need niya ng efficient vector, which is the GLH. Ngayon, kung wala ang isa sa disease triangle, hindi po mabubuo o walang mag-o-occur na disease. Ano po yung mga management na pwede natin gawin? In our next cropping, pwede tayong magtanim ng mga matitibay o resistant sa tungro virus. Pwede natin gamitin ang binting palay application para tignan kung ano ang mga varieties na pwede natin itanim. Ito po ay nadadownload sa Play Store at Google lang po ito. Pangalawa, practice synchronous planting. Ito po ay to break the life cycle of GLH at iba pang kaaway na insekto. Hindi man natin mapuksa lahat, at least mabawasan man lang ang population nila para hindi ganun katindi ang epekto ng damage sa ating palayan kung sakali man na magkaroon ng infestation ng tungro. Plow infected stubbles immediately after harvest to reduce inoculum sources and destroy the eggs and breeding sites of green leaf hopper. Practice field sanitation. Ugaliing malinis ang tambak para walang maging alternate host ang mga GLH.
At dyan po nagtatapos ang usapin natin patungkol sa GLH at ang dala niyang tongrovirus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay may natutunan po kayo. Kung mayroon man po kayong mga katanungan o suggestion, paki-comment lang po at pilitin po natin sagutin ang mga yon. Please, ito po ang Palay Alaman. Huwag kalimutan mag-subscribe, follow at share ang video na ito para mas marami pa ang matuto. Mabuhay po kayong mga magsasaka. See you on my next Palay Alaman.